na! Nagwala habang lumilipad. Melissa Mendez, kinick out sa eroplano. Nagsimula ang balita mula sa Instagram post ng model at Philippine rugby team member Andrew Wolf tungkol sa isang insidenteng kinasangkutan ng grupo niya at isang aktres. We quote, "A certain Filipina actress past her prime, may I add, decided to use our reserved seats on the plane after being asked to move by flight attendants, the captain, and even ground security. She agreed to go to her seat after 30 minutes of cursing." Hindi pinangalanan ni Wolf ang nakabanggang aktres na ayon sa post niya ay obvious na lasing raw. Again, we quote, "Kept claiming she was some sikat na star dati with initials M&M. She smelled like a beer brewery. You just know something was gonna happen." Unquote. True enough, nasundan pa nga ang altercasyon. The actress decided to curse continually at my friend. She was given 2 warning cards by flight attendants but didn't stop. She punched my friend and the flight attendants and had to be restrained. Unquote. Nakilala ang kasama ni Wolf bilang si Ray N. Pamaran na nagpost rin tungkol sa insidente sa kanyang Facebook account. Again, we quote, "She was reeking with alcohol and had very bad breath. I told her to calm down, get some mouthwash, and then we can talk. It is here that she suddenly punched me in the face." Unquote. Dahil sa kaguluhan, nagdesisyon ang piloto ng eroplano na ibalik na ng Maynila ang eroplano at pababain ang sanhi ng gulo. Nag-release ang Cebu Pacific ng statement tungkol sa pangyayari. We quote again, "Flight 5J771, Manila Pagadian, returned to Manila shortly after takeoff today, March 20, 2015. The flight returned to Manila due to a reported unruly passenger. The unruly passenger was offloaded from the flight. CEB is coordinating with authorities regarding the incident." Unquote. Dalawang video ang magkasunod na ipinost ni Wolf. Una ay ang parating na airport crew dala ang hagdan at ang ikalaway ang piloto kaharap ang nagwalang pasahero na tila umaapilang wag siyang pababain. Dahil sa ikalawang video, natukoy na ang nagwawalang aktres bilang si Melissa Mendez na may ibang bersyon ng pangyayari. "Lumayo ka sa akin! Ang pao-pao ng hininga mo! Bad breath ka! Mag-toothbrush ka! Mag-toothbrush ka ang pao mo! Kadiri ka! Kadiri!" Maglalabas po ako ng statement. Talagang nag-escalate sa hindi magandang pangyayari. So just please, you know, read the statement. You know, there was, it shouldn't have happened. There was just, I don't know what happened, but dun po yung statement and wala akong ginawang masama. So really, kinda, it's not my fight, but please read the statement. Yun lang po. Nung una, hindi ko siya nakilala nung una. Yun lang talaga. Kasi parang I'm not doing showbiz and then I don't know her. So sorry. Sorry na lang dun. Other than that, wala akong kasalanan sa kanya. Malinis ko, sensya ba. Base sa Section 81 ng Civil Aviation Authority Act of the Philippines, sino mang manakit sa crew ng eroplano ay maaaring makulong ng 1 hanggang 3 taon at pagbabayari ng danyos na pwedeng umabot sa kalahating milyong piso. Bukod dito, posible rin daw idemanda ni Pamaran si Mendez habang nagbabalak raw si Mendez na lumapit sa Gabriela dahil sa pambubuli ni na Pamaran at Wolf. Mga kaibigan, narito po siya si Marisa. Melissa, excuse mo lang, may nakaupo dyan. Gusto kong sabihin ng ating interview kay Andrew Wolf kanina lang. At gusto nga pala magpasalamat ni Jopay kay Jinky dahil kahit nasa loob na daw siya ng lounge, lumabas para magpa-interview sa Star Talk. Salamat, Jinky. Okay, at kanina nagbibiro ako sa opening na actually hindi upo siya pinababa ng piloto. Bumaba siya talaga para maki-join sa atin sa 1,000 episode. Ngayon ang 1,000 namin, Melissa. Pinipilit mo humiti, alam ko. Pero nabanggit ko yung upuan. Ikaw na magtuloy. Diyan nag-umpisa yung gulo, yung upuan na yan. Ano ba talaga sa version mo ang buong pangyayari? Pag-board namin dun sa Cebu Pacific flight na yon, wala pang nakaupo dun sa 1A, 1B. Yun yung mas mahal ng konti, di ba? Hindi ko alam. Sa 1A, 1B, report, ganun yan. 1C, andun si Malubari. Oh. But she didn't pay extra. Sa 1C si Malubari. Sa second row, andun ako. Sa katabi ko, yung kaibigan ko na si Lani.
Pero since wala pang an occupant yung 1A, umupo muna ako doon. Sabi ko, baka pwede akong makisuyo, mag-favor. Soft-spoken naman kasi ako, saka malambing. So, nung dumating yung grupo ni Ray Pamaran and Andrew Wolf, sabi ko, hi! Sabi ko, pwede bang makihingi ng favor? Pwede bang, ano, magpalit muna tayo ng seat? Kasi sila dapat yung nakaupo doon? Sila dapat. Ah, okay. Pwede bang favor lang? Pwede bang umupo muna ako dito sa seat nyo? Kasi para pag-take off, kuha lang ako ng picture ng clouds. Kasi, meron kasi akong disease na tinatawag na panic disorder. So, yung clouds, somehow, nagbibigay sila sa akin ng calmness. Nakakatulong sa akin ng serenity, yung ganun. So, yun ang reason. So, sabi niya, ay, hindi pwede. Binayaran namin yan. Ay, okay, binayaran nyo nga. Pero, sige no, konting-konting saglit lang. Total naman, magkasunod lang naman tayo ng rows, sabi ko sa kanya. Ay, hindi. Pag hindi ka umalis dyan sa kinaupuan mo, hahambalusin ko ang mukha mo ng bag ko. Sabi nung Ray, nanasyak ako. Kasi, hindi naman siya mukhang bad person, mukhang disente naman siya, maayos naman siya, matangkat na lalaki, malaking katawan. So, nag-react ako. Sabi ko, bakit mo ako pinagsasabihan ng ganyan? Just for a favor na hindi naman ako nag-i-insist. I did not insist na doon ako uupo. Favor lang. Hindi ko sinasabing, dito ako, dito ako. Okay. I did not insist. Ang sabi ko lang, favor lang. And all of a sudden, out of the blue, bigla siya nagsasalita na, pag hindi ka umalis dyan, nahambalusin ko ang mukha mo ng bag ko. Na kinagulat ko. Kasi lalaki siya. Bakit niya ako pagsasalitaan ng ganon? Siyempre, nagalit din ako. Tapos, salita siya ng salita, and then I called Andrew. Sabi ko, Andrew, can you mediate? Can you please tell your friend to settle down? Huwag siyang ganun sa akin. Napaka-ungentleman. And then Andrew was just grinning and said na, I don't know you. Andrew, you don't know me? Sabi ko, my brother is your friend. My daughter is your very good friend. Can you not help me? Tapos he was just grinning all the time. Wala siyang ginawa para ma-pacify kami. So at that time, lumabas yung piloto, tapos yung mga flight stewardess, sabi, umayos na kayo, please return to your assigned seats. So ako, umupo na ako dun sa upuan ko. Nag-take off na. Pag-take off na ganyan, sabi nung Ray Pumaran, lagot ka pagdating sa pagadian. Tingnan na lang natin kung anong kahihinatnan mo. It was a threat. It was a grave threat. So natakot ako. So sabi ko, gusto ko magkaroon ng peace during the time na nagta-travel kami. Gusto ko yung matapos na kung ano naman yung nagkaroon ng altercation with him, matapos na yon, na maging peaceful na yung flight. At sa pagdating ko sa Pagadian, wala akong fear at all. Okay, so ang ginawa ko, sabi ko sa flight stewardess, Miss, gusto ko sanang kausapin yung lalaki na nagsisigaw kanina, na nagtututuro. At marami nakakita noon na nagtututuro siya, ginaganyan-ganyan niya ako. Sabi ko, kausapin ko lang siya to make peace para maayos na. Kasi natatakot ako dun sa threat. Lumilipad na. Natatakot ako sa threat na baka mamaya pagdating ko sa Pagadian kung ano mangyari saan kasi taga-Pagadian siya. So, pumayag naman yung flight attendant. So, I approached him. In this tone, sabi ko, hi, sabi ko, bakit naman ganon? Ba't ka naman nagsalita ng ganon? For a very simple thing. Favor lang naman. I did not insist. Favor lang naman. Kung ayaw mo talaga akong paupuin, hindi sana sinabi mo, sige na, wag na lang. Balikan na lang sa upuan mo. But not to the point na sasabihan mo ako na hambalusin mo ako ng bag mo sa mukha. Ang sabi niya sa akin, meron yung siyang hawak-hawak na ganito. Oh, nakita namin. Yeah. Pakita mo. Oh. Dali, pakita mo. Parang si Susie Entrata pa nga yung mabantot eh. Di ba? Dahil pangalan niya yung nakagano. Okay. Ang sabi niya sa akin, okay. Ang paho-paho mo, lumayo ka dito. Ang paho-paho mo, mag-toothbrush ka nga, nakakadiri ka. Ang paho-paho mo, lumayo ka sa akin. Baka magalit yung may tatayon na talaga. Ganon siya ng ganon sa akin. Ito naman. Hindi. Okay, ito ngayon. Ang hanging natin yung isang tanong. Bakit sa palagay mo, sa tingin mo pala sila yung parang may diferensya, bakit ikaw ang pinababa ng piloto? So bago masagutin yan, mga kaibigan, babalik po tayo with Melissa at sa mga plug nito si Loli. Sa taman kay Dr. Vicky Bello, kay Rupo Giotto, at sa Joey Santos ng Bali. Alamin natin yan. We'll be back.
Okay, nagbabalik po tayo sa 1,000th episode ng Star Talk at bisita natin si Melissa, nakahapon ay nasa balita. At huling hanging question natin, bakit kung sa kwento ni Melissa Lolit, siyang dandedehado, kumbaga sa ano. Pero ba't siyang pinababa? Ba't siyang pinababa? Pakisagot lang yan. Kasi may nangyari pa daw after nung sabihin, ang baho-baho mo. Ano yung nangyari muna? Kasi he kept ranting. Baka yun ang naging dahilan kaya ka pinababae. Ang lakas kasi ng boss niya. He humiliated me in front of a lot of people. Mm-hmm. Na sinasabi niya, ang baho-baho mo, okay. Baho-baho mo. Pagkatapos nun, ano kadiri nangyari? Kadiri ka, lumayo ka, mag-toothbrush ka muna. May pinanggalingan na yung sinabihan niya ako, nahampasin niya, hambalusin niya ako sa mukha ko. Siyempre, hindi ko masyado nag-heal yun, although okay. I wanted to make peace. Pero nung sinabihan niya ako, ang baho-baho mo, kadiri ka, mag-toothbrush ka, lumayo ka sa akin, sinampal ko siya. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit. So, nung sinampal ko siya, inawat na ako ng mga flight stewardess, tapos pinaupo na ako. Tapos nakaupo na ako, tahimik na. Kasi, alam mo, Kuya Joey, na Loli, mula kasi pagkabata ko, galing kasi kami sa mahirap. So, lahat na lang ng tao, lagi kaming niyuyurakan yung pagkatao namin. Lagi kaming dinadown. May mga parties na hindi kami ni-invite kasi mayayaman sila, mahirap kami. Hanggang sa nag-artista po ako, wala po akong ginamit. Pero sobrang hirap ng pinagdaanan ko hanggang mag-artista ako. At pinangako ko sa sarili ko na hindi ko na pahihintulutan ang kahit sino na yurakan ng pagkatao ko. Mabait po akong tao. Tao po ako na nananalig sa Panginoon. Kristiyano po ako, pero tao lang po ako na marunong din po ako masaktan. Marunong ako magalit. So, hindi, Melissa, ano nangyari nung pagkasampal mo sa kanya, umupo ka sa upuan mo? Ano sabi ng mga stewardess, mga crew? Wala po, tahimik lang. Tapos bigla na lang nag-announce po yung pilot na... Pero may nasaktan ka bang isang crew member? Wala po. Ayon kay Mr. Pamarang nga, ayon sa kanya, tatlong tao daw ang nasaktan mo at tatlong beses ka rin binigyan ng warning. Hindi totoo po ba yan? Totoo yun. Hindi po totoo. Wala po akong sinaktan na flight stewardess kasi yung mga flight stewardess, magagalang naman po sila at maayos naman po silang kausap. Kaya nagulat lang po ako nung sinabi na babalik ng Manila para meron daw unruly passenger. Nagulat ako. Bakit single? Hindi mo kakala ikaw yun? Bakit single? Dapat passengers. Sa palagay mo ba, mali yung piloto? Napababain ka? Unfair ba yun? Unfair po yun. Kasi nag-overact po siya. Kasi I was explaining to him my side, pero he did not listen to me. Na wala naman po akong ginawa maliban dun sa sinampal ko because I was provoked. Although, I must admit, na kasalanan ko rin po na nakasakit ako ng tao. Hindi ko po sinasadya na masampal siya. Sa sobra lang po na salita niya na masasakit, I was humiliated, I was embarrassed, I was degraded. Kaya nasampal ko siya. And for that, I am sorry and I own up to my mistake. Pero nung pinapababa na po, nagulat po ako bakit ako lang. Kaya nakikipag-dialogue po ako sa piloto at makikita po nila doon na hindi po ako lasing. Inuulit ko po, hindi po ako lasing, hindi po ako uminom. Sabi mo sa bandang huli kanina, sa clip, lalapit ka sa Gabriela o lumapit ka na? Lumapit na po. Anong ako? Anong sabi ng mga taga-Gabriela? Sa Monday po, magmi-meeting kami. Sa Monday. Yung ano, nung pinababa po ako, dinala po ako ng security sa main office nila. And then, sabi sa akin, sino ang complainant? Kasi kailangan, kapag may ganyan na nangyayari, dalawa kayo na may altercation, dalawa kayong bumaba. Bakit okay. Ikaw lang po ang pinababa? Okay. Alam mo, sayang, wala na tayong napakaikli ng oras natin. At mahaba pang flight namin today. So, ano na lang. 1,000, ha? Pwedeng idagdag mo, Melissa, na mensahe dun sa mga bashers mo, sa online, sabi mo, at dun sa mga taong kaugnay ang nasangkot dito sa pangyayaring to. Sige. Una-una, gusto kong mag-sorry sa mga anak ko. If I have failed you, I'm so sorry. Sige. Napahiya ako kayo. Sorry talaga, mga anak, kasi hindi ko naman sinasadya. Lumaban lang ako bilang babae kasi sobra na ako napahiya.
Sobrang humiliation, sobrang embarrassment. Teka, Melissa. Na-degrade po ako. Lalaki ba yung kaaway mo? Lalaki po siya. Ah, lalaki. Oh. So, sorry mga anak. At gusto ko pong humingi ng sorry sa lahat ng mga pasahero po na naabala kung may mga meetings po kayo na kailangan nyo puntahan. Pero dahil po sa pangyayari, naabala ko po kayo. I'm so sorry. Doon naman po kay Andrew Wolf na binlock po niya yung anak ko after posting that that video. I don't know what your intentions are, but I have forgiven you. Kung kay Ray Pamara naman, after sa lahat ng mga sinabi mo sa akin, sana ma-realize mo na meron kang nanay, meron kang kapatid na babae na sana nirerespeto mo. At lumapit na ako sa Gabriela and I'm also seeking the help of a lawyer para malaman ko ano yung mga dapat ko pong gawin. Okay, maraming salamat, Melissa, sa pagtitiwala mo. At huwag ka na magpasa, Loli, hindi, para mo nang awa. Si Al Galvez ng okay. Bambi Pentes, kay Bong Lasso, okay. Kay Bonnie Patilas ng Ivy Boss, and Meta Tayon, okay. Sa Bizarre, kay Joel Cruz sa Renew Placenta. Okay, mga kaibigan, bukas po ang kasya po rito ang buong aeroplano. ano ba yan? Cebu Pacific, ano? Oo, Cebu Pacific. Okay. Sige po. Aba, gusto mo si Mr. Lance Gokongway okay. Na lang ang guest natin. Okay, marami pa po ito. 1,000 episode. Melissa, maraming salamat. Maraming salamat. Relax lang. Okay, makakarating tayo dyan. Okay, magbabalik po tayo with yung first meal of the day sa ating flight. Yan na kayo. May meal ba doon? Oo nga.